Kumusta mga bata? Nandito na naman kayo ngayon sa Re-Learning! Ako nga pala si Teacher Rina, ang inyong magiging kaantabay sa pagtatuto. Handa na ba kayong matuto? Opo! Halina, buksan ang isipan tungo sa bagong kaalaman. Araling panlipunan. Unang markahan, ikatlong linggo. Komunidad ko, pahahalagahan ko. Bagong lahat, may babasahin muna ako sa inyo mga bata. Makinig kayo na mabuti ha. Ito ang aking komunidad. Kasama ng aming mag-anak, dito ako naninirahan. Saan ka man lumingon, bawat kasapi ay ginagampanan ang kanilang tungkulin tungo sa pag-unlad. Malaki ang naiaambag ng aking mga nakikita sa paghubog ng aking pagkatao. Nagtutulungan sa mga gawain, pagmamalasakit sa kapwa, at pakikiisa sa mga programa ng barangay. Tahimik na kapaligiran, mapayapang paninirahan ang hatid nito sa amin. Maayos ang aming pamumuhay at masagana ayon sa uri ng hanap buhay na mayroon dito sa aming komunidad. Lagi ninyong tatandaan, mga bata, na kayo ay nabibilang sa komunidad at dapat ninyong itong pahalagahan. Tandaan ninyo, mahalagang komunidad sa paghubog ng pagkakaisa, pagtutulungan, kapayapaan, pag-uunawaan, at pag-uugnayan ng bawat kasapi nito tungo sa pagsulong at pag-unlad. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Nais kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Gawain 1. Iguhit ang masayang mukha sa sagutang papel kung ang salita ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad. Malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, nagtutulungan. Nagtutulungan. Masayang mukha o malungkot na mukha. Ikalawang bilang, nag-aasaran. Nag-aasaran. Ikatlong bilang, nagkakaisa. Nagkakaisa. Ikaapat na bilang, nagdadamayan. Nagdadamayan. Ikalima, naglilinis. Naglilinis. Pang-anim, nagsisipag sa pag-aaral. Nagsisipag sa pag-aaral. Pang-pito, nagbibigayan, nagbibigayan. Pan-walo, nambubuli, nambubuli. Pang-siyam, nag-aaway, nag-aaway. At pang-huli, nagpapabakuna, nagpapabakuna. Masayang mukha o malungkot na mukha. Gawain 2. Basahin muli ang kwentong ang aking munting komunidad upang masagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Unang bilang,
ano ang katangian ng komunidad na binanggit sa talata o sa kwento? Ano ang katangian ng komunidad na binanggit sa talata o sa kwento? Ikalawang bilang, ano-ano ang kahalagahan ng komunidad batay sa salaysay ng bata? Ano-ano ang kahalagahan ng komunidad batay sa salaysay ng bata? Ikatlong bilang, ano ang may babahagi mo sa iyong komunidad? Ano ang may babahagi mo sa iyong komunidad? Gawain 3. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong sagot sa mga tanong. Unang tanong, anong kahalagahan ng sama-samang pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan? Anong kahalagahan ng sama-samang pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan? Pangalawang tanong, bakit mahalaga ang komunidad sa ganitong pagkakataon? Bakit mahalaga ang komunidad sa ganitong pagkakataon? Gawain 4. Gumuhit ng isang puso sa iyong papel. Idikit ang iyong larawan sa loob ng puso. Iguhit din sa loob ng puso ang kaya mong ibahagi sa komunidad. Mga gawain na nasa Alternative Delivery Mode Module. Ito'y mga karagdagang gawain lamang. Nais kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Para sa unang gawain, piliin sa loob ng kahon ang pag-uugali na ipinakikita ng bawat larawan. Ang mga pag-uugali ay pakikiisa, pagbabayanihan, pagtutulungan, malasakit, at pagbibigayan. Unang larawan. Ano kaya ito, mga bata? Piliin ninyo ang inyong sagot sa kahon. Pangalawang larawan. Ano kaya ang pinapakita dito, mga bata? Pangatlong larawan. Ano kaya ang pag-uugali na ipinakikita dito? Pang-apat na larawan. Ano kaya ang pag-uugali yan, mga bata? At panghuli, magaling at natapos mo ang gawain ito. Para sa ating ikalawang gawain, isulat kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap tungkol sa komunidad. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Number 1. Ang pagkakaisa ng bawat kasapi ay mahalagang sangkap ng isang komunidad. Tama o mali? Number 2. Ang komunidad na may pagtutulungan ay malayo sa pag-unlad. Ang komunidad na may pagtutulungan ay malayo sa pag-unlad. Number 3. Ang komunidad ay payapa kung ang bawat kasapi ay may pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ang komunidad ay payapa kung ang bawat kasapi ay may pagkakaisa at pagkakaunawaan. Tama o mali? Number 4. Magkakapareho ang bawat komunidad. Magkakapareho ang bawat komunidad. Tama o mali? Number 5.
Mahalaga ang komunidad sa paghubog ng isang indibidwal. Mahalaga ang komunidad sa paghubog ng isang indibidwal. Tama o mali? Para sa gawain 3, nais kong isulat ninyo sa loob ng puso ang mga pangungusap na naglalahad ng pagpapahalaga sa komunidad at sa kahon naman kung hindi. Gawing batayan ang mga pangungusap na aking sasabihin. Number 1. Pinapanatiling malinis ang kapaligiran. Saan niyo ito ilalagay, mga bata? Sa puso ba o sa kahon? Number 2. Pakikibahagi sa mga proyekto ng komunidad. Sa puso niyo ba ito ilalagay o sa loob ng kahon? Number 3. Pagsali sa mga rally at protesta. Saan niyo ito ilalagay, mga bata? Sa loob ng puso o sa loob ng kahon? Number 4. Pagbibigay ng tulong sa oras ng kalamidad. Pagbibigay ng tulong sa oras ng kalamidad. At number 5. Paggawa ng mga illegal na gawain tulad ng pagnanakaw. Paggawa ng mga illegal na gawain tulad ng pagnanakaw. Saan nyo ito isusulat, mga bata? Sa loob ba ng puso o sa loob ng kahon? Para sa ating gawain 4, basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng hugis puso kung ito ay nagpapaliwanag sa kahalagahan ng komunidad at ekis naman kung hindi. Tandaan, lagyan ng hugis puso ang nagpapaliwanag sa kahalagahan ng komunidad at ekis naman kung hindi. Number 1, mahalaga na may pagkakaisa at pagkakaunawaan ang isang komunidad. Mahalaga na may pagkakaisa at pagkakaunawaan ang isang komunidad. Puso ba o ekis? Number 2. Ang komunidad na may pagsisikap ay siguradong hindi uunlad. Ang komunidad na may pagsisikap ay siguradong hindi uunlad. Puso ba o ekis? Number 3. Ang bawat bata ay kabilang sa isang komunidad na dapat pahalagahan. Ang bawat bata ay kabilang sa isang komunidad na dapat pahalagahan. Puso ba o ekis? Number 4. Ang komunidad na may pagkakaunawaan at mapayapa ay malayo sa kaguluhan. Ang komunidad na may pagkakaunawaan at mapayapa ay malayo sa kaguluhan. Puso ba o ekis? Bilang isang bata ay wala kang magagawa upang mapahalagahan ang iyong komunidad. Bilang isang bata ay wala kang magagawa upang mapahalagahan ang iyong komunidad. Puso ba o ekis? Sa tulong ng inyong guro, ay iwawasto ninyo ang bawat gawain. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Naway may natutunan kayo, mga bata.
Tandaan, laging tumutok dito sa Re-Learnings para sa ating mga susunod pang mga aralin. Tandaan, buksan ang isipan, tunok sa bagong kaalaman. Paalam!